Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang naibalitang pagre-retiro ni Terrence Ross sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang inilabas na trade papaano makukuha ng Los Angeles Lakers si Klay Thompson mula sa Golden State Warriors. Para nga sa inyong kaalaman mga ka-trops, simula nga nang hindi nakunin at pabalikin pa ng Phoenix Suns si Terrence Ross sa kanilang lineup ng nagdaang offseason ay naging isa na nga itong ganap na unrestricted free agent. At ang masakit pa nga dyan ay wala na rin naman nga sa kanyang kumuha pa ni isa mang kupunan kasunod ng napakalamyan niyang performance ng nagdaang season na sinabayan pa ng pagtatamo niya parati ng injury. Kaya dahil nga sa matagal na paghihintay ni Terrence Ross na merong kumuha at magbigay sa kanya ng bagong kontrata ay nasawa na rin naman ito. Kaya dahil nga dyan ay nakapagdesisyon na nga ito na magre-retire na lamang siya sa NBA matapos ang 11 taon niya na paglalaro sa loob ng liga. Well, unang ang nakilala si Terrence Ross nang manalo siya sa slam dunk contest noong rookie year niya sa NBA. Bukod rin nga dyan ay isa rin naman nga ito sa mga pinakasolidong scorer at 3-pointer sa NBA sa pagkakaroon niya ng career average na 15.6 points sa kanyang 36.2% shooting sa field goal sa kanyang tatlong kupunan na pinaglaruan ng Washington Wizards, Orlando Magic at ang Phoenix Suns bilang kanilang wingman. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa inilabas na trade papaano nga ba makukuha ng Los Angeles Lakers si Klay Thompson. Mismong si Stephen A. Smith na rin naman nga mga ka-trops, ang nagsabi na kailangan nga daw po ng Los Angeles Lakers makuha si Klay Thompson sa pamamagitan ng isang trade. Well, kahit man nga hindi na ganun kalakasan ang performance ni Klay sa mga nakalipas na laro ng Golden State Warriors ay sigurado nga daw po nababalik ang kanyang tunay na laro kapag nakasama niya si LeBron James sa iisang kupunan. Alam naman nga po ninyo, na isa nga si LeBron James sa mga pinakamagaling pagdating sa paggawa ng pasa sa NBA at isa rin nga siya sa mga nag-attract talaga ng depensa ng kalaban. Kaya sigurado nga na mas makakagalaw ng maaya si Klay Thompson sa loob ng court kung sakasakali mang lumipat siya ng Los Angeles Lakers. Pero ang tanong, paano naman nga kaya makukuha ng Lakers ang isang Klay Thompson mula sa Golden State Warriors? Bali, ayon nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, maaari nga daw pong i-offer ng Lakers sa Warriors ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura at isang future first round pick. Sa ganiyang paraan nga ay matatapatan nila ang malaking sweldo ni Klay Thompson plus hindi na rin naman nga sila magkakaproblema pa sa kanilang cap space. Yes, magde-benefit rin naman nga daw po ang magkabilang kupunan sa ganitong klaseng trade scenario gayong sa parte nga ng Lakers ay magkakaroon sila ng sharpshooter habang ang Warriors naman ay mas lalakas pa ang kanilang bench. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.